Ginagawa ko ngayon kay Lolo is pinunasan ko na siya. Actually, tapos ko na siya talaga siyang punasan. Tapos ko na talaga siyang punasan. Yung mga legs niya yan. Pero likod niya dahil U-turn siya and painuman ko na naman siya ng gata. So, of course. Diyos ko, patay tayo dyan. Ako, pagod na pagod na sa akin yung nagawa. Pero of course, patagilid din ko muna si Lolo. But always remember ha, pag pinatagilid ang pasyente, kailangan is naka-lift ang isang legs. Para pag side view ng alaga ng ating pasyente is hindi po siya mahihirapan. So, make sure na iangat din yung tube ng kanyang catheter. Yan. So, di ba? Mas madali. So, dahil pinatagilid ko si Lolo is punasan ko lang yung pagmandag ko. Kasi kawawa lang si Lolo pag hindi na punasan. Diba? So, yan. And then, after dyan, ibaba ko yung bed niya. Kasi, iaangat ko pa siya. I-move. Tinsyakong. Hey! Diyos ko, my God, ito. Magkalimutan talaga lagi yan. Dahil yan ang pinaka-importante sa lahat. Or else, pwedeng mahulog ang ating alaga. Okay, ito. Yun. So, diba, bongga lang ang tuwad-tuwad ng bola. Kasi kailangan i-anahin mo yung balance mo yung katawan mo or else mapipilayan po kayo talaga. Okay, ako? Ang alaga ko is 75 kg. Kasi bigat ko lang po. Pero kaya ko siyang i-handle dahil may technique po ang lahat ng bagay kung paano ipatagilid ang alaga. Yun. Ang proper na. Wait lang po. Kuha ko lang ng towel. Of course. Yan. Kinuha ko lang yung pangpunas niya para dito naman sa kabilang side. Meron din po. Para maging fresh ang aking alaga. And then, konting punas-punas lang sa legs kasi may nagnat po si Lolo kagabi. Yun. Naku. 37.5. Konti lang naman. But of course, 37.7. I mean, of course, panik ka agad dyan ang amo. Wow! Yung kanyang tingaling dingdong. Charot lang. Yung kanyang ring the bell. Lumabas ang ring the bell ni Lolo. Oh. So, dahil dyan, okay na si Lolo ko. Yan. Ako? Ayusin nyo ha, kasi ako siyempre kabisado ko na si Lolo, kaya okay na ako sa kanya, yung mga galaw-galaw ko sa kanya, okay na. But of course, ingat pa din dahil ang mga alaga natin is malalambot ang kanilang mga buto. Yan. So, nakakatakot baka po mapilayan sila, so we have to be careful every time sa mga movement natin, ha? Sa mga galaw-galaw natin. So, yan. Dito ko na siya ilagay. So, yung bed, i-invite na natin si Lolo. Yan. Dahil pa itinumin ko na po ng gatas ang aking alaga. So, yan. Fresh na po siya dahil nabugasan na po natin siya. Fresh na ang aking Lolo. Oh. Nalinisan na po siya. Konting linis-linis. Dahil love ko sa ganitong edad. Kailangan na talaga hugasan. Linisan para sana din ang katin ng katawan. Dahil pag hindi, hindi talaga sila masanay sa pagprunas. Wala. Ang nga. Hindi ko, babaho ang alaga. No. Oh, shit. Babaho talaga siya. As in. So, kuha ulit ako ng another towel. Dahil ako, konting dumi lang talaga sa towel ni Lolo. Ayoko na. Kasi, ayoko talaga. Siyempre, niyayapos ko ito eh. Niyayapos ko siya. So, paano na lang, diba? So, now,
Tapos na. So, ang gagawin ko ngayon is, kumutan ko na siya dahil lalamigin po siya. So, ang paan ng alaga ko, ang paan ni Lolo, is, naka, diba ito yung legs niya. Yung legs ni Lolo, naka ganun, naka-open siya. Hindi siya, diba tayo, pag nakahiga, kailangan naka, ganito yung legs. Kailangan. So, sa kanya, hindi. So, ang ginagawa ko niyan, wait, I'll show you. So, ang paan ni Lolo, ang legs ni Lolo is nakaganito siya. Lagi siyang, yan, nakatagilid ganyan. So, hindi, tingnan nyo, nagagalo-galo niya, di ba? Yan, akong, lay. Yan. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko yan dito ng sa gilid. Yan, siya lang po yung gumagalo. Akong, lay. Yan. Pinoprotect ko sa gilid para, hindi, tingnan mo yan, no. Tingnan nyo yan. Yan. Yan ang nangyayari pag hindi po si Lolo napatagilid. Yan. Kakakalyo. Kawawa yung matanda. So, before, yung nag-alaga dito, pawarat, pawala. Hindi inaalagaan na maayos si Lolo. So, kawawa naman si Lolo. So, yan. Yan, nilalagyan ko yan dito. Yan, tingnan nyo. Ito, kaya naputol to dahil ang nag-alaga sa kanya dati ay Vietnamese. So, nilagay daw siya sa wheelchair. Tapos, hala, siguro, hala, push lang ng push. Yun, na ano daw paan ni Lolo, yung kanyang daliri. Yun, so, sabi nga ni boss, hindi daw to pinaputol. So, massage lang na massage. Yan, buti nga nagkaganyan na yan. So, on the other side, tingnan nyo dito sa side na yan. Yan, oh. Ganyan ang problema, nagkakakalyo. Ayan o, tingnan nyo. Nagkakakalyo ang paa, ang mga skin, yes. Basta lahat ng parts ng katawan ni Lolo pwede kasi very soft na po talaga. Kaya kailangan talaga ingatan natin ang ating mga Lolo. At ayan niya si Lolo ko, diba? Ang gwapo na lang. Akang! Ni hao? Ni hao? Akong, chang, ni hao. Inubo-ubo na siya. Ni hao. Ni hao ma. Hen hao. Hen hao ma. Yan, so, painumin ko na si Lolo ng gatas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang, dati, ang iniinom ni Lolo na gatas is, ito naman talaga siya. Ito po yun. Ito po talaga ang gatas na iniinom ni Lolo dati. Yan. Yan po siya. Pero, nung na-ospital si Lolo, nagpalit kami ng nasa bote. Nasa can, I mean. So, dahil ngayon is nagawan ko na naman ang paraan, so naging okay naman siya. One scoop dito and one scoop dito. Kaya bumalik na naman ako sa ganyan. Dati, Diyos ko, sorry, ang bed ng isang caregiver is makalat talaga lagi. Naka-prepare ang unan, lahat and everything, naka-prepare po yan. Dati, ito talaga ang gatas ni Lolo. Noong nasa ospital kami, 250, ano lang, sisiyan lang makaya niyang i-tube sa kanya. Ngayon, kaya niya na 300. So, go for it. Laban si Lolo. Pag hindi si Lolo lumaban, nga. Akong! Ha! Yan. Akong tensya ha, wakin yung nai ha, tensya nagatsu wuhutay ha, tensya ufansang ha, hao, xie tiyan, tumatango-tango si Lolo ni, hen hao ma, hen hao ma ha, henan ma, henan tapitoy henan ma. Akong. Alam nyo ba, nung isang araw, may share ako sa inyo. Medyo kinabahan ako nung isang araw kasi basta may sinabi siyang bo, ganun. So, tinanong ko kanina si boss, anong ibig sabihin ng bo? Sabi ni boss sa akin, ang bo daw is, ito pala yung gatas ni Lolo ha. Ang bo daw is ano, Taiwan language na ang ibig sabihin tawagan ng mag-asawa.
So kasi si Lolo, wala siyang alam na patay na ang kanyang asawa. Kaya kagabi, kinwento ko sa dalawa kong amo. Tumatayo talaga balahibo ko. Yola, alam mo yung ramdam ko, pati ulo ko. Kasi kami lang dalawa ni Lolo eh. Basta dinig ko talaga. Sabi niya, bo, malay ko ba sa, di ba? Malay ko ba sa dialect ng Mandarin, Thai, o Taiwan, kung ano man. Kasi ang Taiwanese, they have many languages also. So, yun. Basta natakot ako, promise. As in. So, yan. Hanggang dito na lang ang video namin ni Lolo. Salamat sa inyong pag-subscribe sa amin. So, continuous lang sa pag-subscribe, sa pagmamahal sa amin kay Lolo, dahil sa amin ni Lolo, I mean. As long as nandito ako sa kanya, i-update ko kayo kung okay siya, kung ano nangyayari sa kanya. Thank you so much. Huwag po kayong magsawa sa pag-subscribe sa amin kay Lolo, ha? And, akong, Titian. Okay, bye-bye na sa inyong lahat. Salamat sa pagsuporta nyo sa amin. Thank you. I hope is marami pa akong ma-share sa inyo about sa pagiging caregiver ko dito sa Taiwan, kung ano man ang mga agenda ko dito sa Taiwan. I'm gonna share you guys. And huwag po kayong magsawa sa pag-support sa akin. Thank you so much. And God bless. Bye-bye. So yan, hanggang dito na lang ang video namin ni Lolo. Salamat sa inyong pag-subscribe sa amin. So continuous lang sa pag-subscribe, sa pagmamahal sa amin kay Lolo, dahil sa amin ni Lolo, I mean. As long as nandito ako sa kanya, i-update ko kayo kung okay siya, kung ano nangyayari sa kanya. Thank you so much. Huwag po kayong magsawa sa pag-subscribe sa amin kay Lolo, ha? And akong, Titian. Okay, bye-bye na sa inyong lahat. Salamat sa pagsuporta nyo sa amin. Thank you. I hope is marami pa akong ma-share sa inyo about sa pagiging caregiver ko dito sa Taiwan, kung ano man ang mga agenda ko dito sa Taiwan. I'm gonna share you guys. And huwag po kayong magsawa sa pag-support sa akin. Thank you so much. And God bless. Bye-bye.